Look at that. Inutusan ako ng Hardin na gumawa ng kamatis episode. O di sige, may ilalaki pa sana to kaya lang. Nasanay kasi ako sa cherry tomato. Hindi pala cherry tomato ang isang to. Oh well, charge to experience. Tsaka walang problema, gaya ng nakikita ninyo, nahihinog din naman ang green na kamatis kapag iniwan mo sa kusina. Quezon City Tomatoes, nandito na sa ating kusina. Ganito ang pagkakahiwa ko. Probably mali, parang masyado ng manipis tong mga, parang masyado ng maliit tong mga to. Pero oh well, nandyan na. Hindi pa katapusan ng mundo. To, ganito sila kadami. Ngayon meron akong gustong subukan. Ginawa ko to nung college ako. Nagtataka ako bakit hindi uso sa YouTube. Ang tinutukoy ko yung pagbe-blender ng itlog para mag-scramble. Mag-scramble. Kasi, dati nung ginawa ko siya, sobrang fluffy niya. Aliw na aliw ako sa kanya. Malaunan. Subukan natin kung ma-achieve natin ulit. Okay, pwede gawin sa blender pero ako, merong immersion blender. Subukan natin. Hanggang sa bumula siguro. Ang tagal. Sige, okay na yan. Ang ating rosemary salt na galing din sa garden. Onion, galing sa freezer. Ayan, oh. Frozen pa siya, guys. Oh. Garoon na kaya katagal to? Di ko alam. Pero okay pa to. Frozen yan, eh. Okay, welcome to the mainit portion of the show kung saan lumalabas ang aking halo. Nalagay ng oil. Oh, mantika! Excited na ako makita ang itsura ng ating supposed to be fluffy na itlog. Hindi naman po kailangan ganun, ano? Gusto ko lang makita kung may katuturan ba ang pagbe-blender ng itlog tulad nung naranasan ko nung ako'y nasa college pa. Testing! See, that's what I mean. Mas ano nga siya, mas pang hotel. Ayun, oh. O, diba? Ito yun sa mga breakfast buffet sa hotel. Ayun, oh. Diba? Fluffiness. Fluffy boy. That's kawaii. Kawaii. Oishi. Tamago. Kawaii. Hi. O, diba? Sabi sa inyo, eh. Kung gusto nyo lang dagdagan yung aesthetic appeal, eh. Ayan, oh. Ngayon, nagtataka lang ako. Bakit? Pag sinesearch ko kasi, blendered scrambled egg, hindi uso sa internet. So, baka may problema. Baka hindi ma... Ewan ko. Ang cute niya, oh. Kawaii. Hi. Itabi lang natin. Tabi lang natin itong itlog, tapos lulutuin na natin yung kamatis. Okay, nagharap ako ng ketchup kay Charlene. Sabi niya, nandun sa ref. O tama naman siya, nasa ref, pero wala sa loob. Nasa ref magnet. Yung ref magnet na may drawer. Nakita ko itong mga to. So, ang gagamitin natin ketchup, Jollibee, McDo, Del Monte, Gardens. Okay? O may konting chili pa, okay yan. Pero mamaya na yan, lutuin muna natin yung kamatis, tapos onion. Lulutuin lang po ang kamatis hanggang sa lumupay-pay. Ang ating frozen onion. Which is convenient kasi may konting magtutubig to ng konti. Na makakadagdag ng moisture na parang kailangan niya. Ang ating rosemary salt. Hindi naman kailangan ganito. Gusto ko lang para magamit dahil galing sa garden namin. Ang bango-bango mga kaibigan. Tapos ketchup. Okay. Jollibee. McDo. Del Monte, ta Gardens na medyo chili. Let's go! Nasunog na, balik na po natin ang ating itlog. Nasunog ko, may nasunog ako. Somewhere. May nagbablock. Kulang ako sa moisture. Pero I'm sure masarap pa rin to. Transfer! Ayan loves oh, may nasunog ako somewhere. Somewhere along the way, ako'y may nasunog. Pero yung ating mismong pagkain, hindi naman mukhang dry na dry. Naaamoy ko na rin, mabango. Pwede ko siguro budburan ng basil to kasi ang ingredients naman niya, kamatis. Okay, loves, yung aesthetics ng frying pan, mababa ang score natin. Pero yung final product, I mean, sinubo ko na yung spatula ko. And it's promising. Let's make a proper subo after this. Look at that. So, may napanood ako sa YouTube. Sabi niya, okay din daw to kung topping sa rice. Pero kung itatopping ko sa rice itong ganito kadami. Napakadami na yata. No? Look at that. Oh, basil nga pala. Pwede rin, budbud ng basil. Actually, hindi uso ang basil sa Asian dish. Pero may kamatis eh. So, what can go wrong? Ayan. Tapos lagpasan mo ng konti. Yung umaabot sa paper
sa placemat. Para mas art. Food art. Fancy fancy. Ah! Proper subo! Masarap! Masarap din yung nakachamba tayo na may spicy yung ketchup ng konti. Ayos na ayos! Wala akong masabi. At yung itlog experiment natin, mukhang worth it naman ulitin for the next time. Very good! Tandaan po ninyo, kapag kinaya ni Luis Ascona, hindi si Charlene, Charlene magaling yun. Kapag kinaya ni Luis Ascona, kakayanin mo rin. Itlog kamatis, stir fry, stir kamatis galing sa garden. Priceless.